Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Sana po ay nasa magandang kalagayan kayo. Ito naman po si Kapitan ni Heights ang magbibigay na naman po ng ating reaction, opinion, point of view dito po sa content natin. Ayan, no? So, bago po ang lahat, mega love shout out po muna sa lahat po ng mga supporters at lahat po ng mga sumusuporta at lahat po na mga nag-aabang ng mga content ni Kalingap Edo. Ayan, at syempre, ayan, shoutout din po sa lahat ng mga nagmamahal at sumusuporta at nag-aabang din po dito kay Arjen. Ayan, so binasa ko po doon yung comment section about sa latest vlog ni Kalingap Edo at ito nga po yung pagdalaw niya kay Arjen. Nakita ko dun sa comment section, ang dami po talagang natuwa at ang dami po talaga ang nag-aabang. Kaya naman mostly na mga comment doon ay nagpapasalamat po talaga kay Kalingap Edo dahil po binalikan niya si Arjen. Ayan. Dahil naghihintay yung mga nagmamahal at supporters ni Arjen kung kamusta na ba si Arjen, kung ano na ba yung status niya ngayon, 'di ba? Dahil syempre, hindi po natin maipagkakaila na yung nakaraan po or yung huling vlog ni Kalingap Edo kay Arjen ay meron pong mga hindi magandang nangyayari, 'di ba? Dahil siguro sa pressure, sa stress na hindi na kaya na ni Arjen, kaya dumating doon sa punto na sinaktan niya yung sarili niya, no? Pero dito po sa latest vlog ni Kalingap Edo, nakita po natin na okay naman si Arjen, di ba? Although na medyo hindi maganda yung pakiramdam niya, sabi nga niya is katatapos lang niya magpa-check up sa doktor dahil naulan na nung bagyo, di ba? And hindi rin siya nakauwi nung bagyong Christine dahil meron pala silang ilog na dadaanan bago makarating sa bahay nila, no? And thankful din si Arjen dahil sa dami-dami ng mga naging biktima ng bagyo ay okay pa naman yung bahay nila, no? Although na yung bubong ay parang lilipad na, pero so far so good, okay naman, no? So ayan guys, no? And doon sa pag-vlog or pagdalaw ni Kalingap Edo kay Arjen, nakita ko doon tuwang-tuwa yung kanyang bunsong kapatid. So ibig sabihin parang napalapit na rin yung loob ng pamilya ni Arjen dito kay Kalingap Edo. Siguro na-appreciate nila na talagang natutulungan sila ni Kalingap Edo, 'di ba? So ayan guys, no. And okay naman si Arjen, no. Parang palakwento naman siya, then jolly naman siyang kausap, 'di ba? And ayan guys, si Arjen pala ay panganay sa apat na magkakapatid. So ngayon naiintindihan ko na guys kung saan hinuhugot ni Arjen yung kanyang pagiging responsable, 'di ba? Alam nyo, mahirap maging panganay, lalong-lalo na kung nakikita mo yung magulang mo na araw-araw kumakayod, tapos nakikita nyo yung pamumuhay ninyo na talagang merong kahirapan. Mahirap po maging panganay kasi naandyan yung eagerness mo na tumulong ka sa parents mo. Naandyan yung eagerness mo na gagawa ka ng paraan para kahit papaano makatulong ka. Kasi bilang isang panganay, 'di ba? Yan yung ano eh, parang feeling mo kaya mong akuin yung responsibilidad ng mga magulang mo, 'di ba? Naandiyan yung feeling na parang kung gusto mo na lang kung gusto mong meron kang gagawin, no? Meron kang gagawin para maibsan yung kahirapan nyo, maibsan yung paghihirap ng magulang mo at makakatulong ka sa mga kapatid mo, 'di ba? So, ayan nga guys, sabi ko kung nabigyan ng pagkakataon na makapag-vlog si Arjen, malaking tulong po 'yon sa pamilya nila. So siguro itong bata ay na-curious kung ano ba yung buhay vlogging, kung ano ba yung buhay ng isang vlogger, kasi siguro nakikita niya sa ibang vlogger na talaga namang gumanda ang buhay, kumikita ng malaki. So yun siguro yung nag-udyok sa kanya na mag-vlog kasi siguro ang nasa isip niya, pag kumita siya, makakatulong siya sa parents niya, 'di ba? Makakatulong siya doon sa mga kapatid niya. Pero siyempre, hindi naman natin 'yon mapupush kasi rules is rules, no? Lalo na kung siya nga po ay scholar ng Kalingap. So, no, dapat sundin niya kung ano yung patakaran ng Kalingap. But then sa atin lang naman, if ever kung nabigyan siya ng pagkakataon na makapag-vlog, malaking tulong po yun kasi kahit yung pang-araw-araw na pamumuhay nila dyan sa tabing dagat, kasi nakita natin na sa tabing
malalabing dagat para nakatira yung pamilya ni Arjen, at yung pinaka source of income nila is yung pangingisda, di ba? So alam naman natin guys na bilang isang mangingisda, lalo na kung wala ka naman sariling bangka, 'di ba? Hindi naman po tawag dito, hindi naman po talaga maasahan yung kita. Minsan pag sinuwerte ka, marami kayong huli, 'di ba? Minsan wala din, no? Depende po sa panahon. So, ang pagbablog, no? Kung maiblog ni Arjen yung pamumuhay nila diyan sa isla, sa tabing dagat, maganda pong content 'yon. Bakit? Kasi magiging inspirasyon po 'yon at magiging motivation sa mga viewers na naghihirap din sa buhay, 'di ba? So maganda, maganda sanang content 'yon, kahit pasabihin mong hindi naman talaga gaano ka tawag dito ka-updated or gaano ka ganda yung content, as long as 'di ba? Kasi nakita naman natin na si Arjen is beneficiary ni Kalingap Edo, at si Kalingap Edo ay nasa Kalingap. Pag nandyan ka kasi, nandyan yung support system, no? Marami ka talagang makukuha ng mga viewers, di ba? So siguro yun yung naisip ni Arjen. But then, sa nakikita natin, okay naman si Arjen. Napaka-responsable niyang anak, di ba? At saka napaka, ano naman niya, okay naman guys, no? Siguro na ano na niya, na-overcome na niya yung pinagdaanan niya before. So nakita naman natin na masaya naman siyang kausap, di ba? At saka, tawag dito, napaka-ano naman niya, napaka-hospitable naman niya doon sa pagpunta nila ni Kalingap Edo. So, malaking tulong po yon nung binalikan siya ni Kalingap Edo, dahil may dala si Kalingap Edo na bigas at saka ibang tulong, at saka nagbigay si Kalingap Edo ng cash. Alam mo doon, napansin ko doon, merong 1,005 doon na galing sa sponsors, at another 2,005 guys is galing yon sa sariling bulsa ni Kalingap Edo, na galing po sa kinita sa kanyang YouTube channel. So, dito mo makikita na bilang beneficiary niya si Arjen ay talaga naman guys na very responsible si Kalingap Edo na magbigay po ng tulong kay Arjen, di ba? So kung meron man mga tao na pwedeng magbigay ng rules kay Arjen, si Kalingap Edo yon. At kung meron man tao na susundin ni Arjen, si Kalingap Edo din yon, kasi under siya sa pangangalaga ni Kalingap Edo, guys, no? So yun lang guys, no? Alam ko ang daming natuwa na mga nagmamahal at supporters ni Arjen dahil po dito sa vlog ni Kalingap Edo na talaga namang inaabangan, di ba? So nakaraang araw sa live ko, merong supporters na nagsabi na na-vlog, nabalikan ni Kalingap Edo si Arjen, at sabi nga kung pwede kong reaksyonan. So ayan guys, no, nakita ko, no, nakita ko yung sitwasyon ng pamumuhay ni Arjen, at nalaman ko na sa magkakapatid isa siyang panganay. So alam ko yung pakiramdam, at alam ko yung eagerness na bilang isang panganay kung ano kaka-responsable, no? Kung ano yung talagang, alam mo na guys, no? Yung nakikita mo yung magulang mo, tapos yung alam mo yung estado ng pamumuhay ninyo na talagang survival, no? Mahirap ang buhay, di ba? So ayan guys, no, hindi natin ma-blame si Arjen kung ano man yung mga desisyon na ginagawa niya, kasi siguro ang intention lang naman niya is makatulong sa magulang at sa mga kapatid niya, no? So ayan guys, no, sana bigyan pa ng lakas ng loob si Arjen, bigyan pa siya ng ma-motivate pa siya at may inspired pa siya sa buhay na ipagpapatuloy yung kanyang pangarap, kasi isa yan, no, kapag nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral, isa din yan sa mga factor, no, isa din yan sa mga magiging way para maiahon niya yung buhay nila sa kahirapan, no? Kasi wala namang anak na gusto habang buhay nasa mahirap lang, at wala namang anak na gustong makita na yung mga magulang nila ay naghihirap din hanggang sa pagtanda, no? So doon sa mga sponsors ni Arjen kay Kalingap Edo, ayan, maraming salamat, at tuloy po natin guys, suportahan natin si Kalingap Edo para
Marami pa siyang matulungan, no? I-ano natin guys, i-marathon natin yung mga videos. Ayan, suportaran natin. Huwag nating i-skip yung mga ads. Ayan, i-subscribe natin. Ayan, no? At saka, i-share natin yung mga videos. Ikalat natin para marami pa siyang matutulungan sa kanyang mga beneficiaries at doon pa sa mga pwede pa niyang matulungan. So, kay Arjen, ayan, good luck. Ayan, go, go, go lang. And magpaka-ano ka lang, no? Magpaka... tawag dito, magpaka-tibay ka lang, di ba? Lakasan ng loob at yun lang, no? Basta focus ka lang sa goal mo, focus ka lang doon sa kung ano yung gusto mong gawin sa buhay and someday, di ba, makakamit mo din yan. So, maraming salamat po and hanggang sa muli, abangan natin kung ano pa yung mga update ni Kalinga Pedro dito po kay Arjen. Thank you so much and God bless.